Hello po. Ako po si Martina. Kasalukuyan, nandito po ako sa Los Angeles. Isa pong kasambahay. At dahil lagi naman po ako nakikinig sa inyo, ibabahagi ko na rin po yung naranasan ko noon. Unang beses ko makapunta dito sa LA ay taong 2010. Mabilis naman po ako natanggap kasi maganda naman po yung record ko bilang kasambahay. Napunta po ako sa pamilya na itago na lang po nating Cooper family. Mababait naman po yung mga amo ko. Magalang din naman yung dalawa nilang anak na nung time na yon, high school na pareho. Magaan naman po yung trabaho ko. Hindi naman kasi sila yung pamilya na makalat sa bahay. At dahil ako lang yung madalas na naiiwan sa bahay, ako lang din yung nakakaramdama ng mga hindi mapaliwanag na bagay. Natatandaan ko pa po noon, habang naglilinis ako sa attic nila, bigla ko narinig sa baba na bumukas po yung TV. Akala ko nga noon nakauwi yung mga bata, kaya hinayaan ko na lang muna. Maya-maya, mga speaker naman po yung bumukas. Nagkanta sabay-sabay lang po yung tunog sa bahay. Ang lalakas pa. Nataranta na ako kaya mabilis kong binaba yung sala. Pinagpapatay ko yung mga nakabukas na appliances. At ang nakapagtataka lang nun, wala naman pong katao-tao. Napapailing na nga lang ako nun. Bumalik na lang ako ng attic. Kaso, muli na naman pong nagbukas ng yung mga appliances. Pero sa pagkakataon na yun, patay sindi na rin po yung mga ilaw. Sumilip ako sa labas. Okay naman po yung kuryente ng mga kapitbahay namin. Pinatay ko ulit. Pinagbubunot ko lahat ng saksakan. Pero hindi pa man ako nakakaliho. Bumukas na naman ang TV. Ang kaso, hindi siya nakasaksak. Dahan-dahan akong humarap. Static lang po yung makikita sa screen. Pero nang tignan ko ng mabuti, meron na akong nakitang imahe ng tao doon. Kasunod po nun, nagpatay sindi ulit yung mga ilaw. Pati nga yung wiring sa kisame bigla rin nagkislapan. Pero ang mas kinabahala ko nun, narinig ko na may malaking boses na nagsalita. Nagagaling yun sa TV. Napatakbo na ako sa kwarto nun. Sinarado ko yung pinto. Naririnig ko sa sala na para bang may tao. Nagtago na ako sa ilalim ng kama. May kumakatok na sa pintuan ko. Maya-maya, narinig ko na po yung boses ng amo ko. Dito na po gumaan yung pakaramdam ko. Sabay-sabay na pala silang nakauwi. Pagtingin namin sa sahig, mayroong pakas ng malaking paa. Putik siya. Nanggaling sa tapat ng TV tapos papunta ng CR. Sa mga pagkakataon na yon, bigla na lang kami pinaganda ng amo kong lalaki. Pinapunta niya kami lahat sa van. Naiwan siya sa loob ng bahay. At doon sa van, nalaman ko kung ano yung nagpaparamdam doon. Ang sabi ng amo kong babae, sa ibang parte daw kasi ng LA, meron daw silang tinatawag na poltergeist. Ito daw yung mga elemento o kaluluwa sa atin na namamahay pa daw sa mga appliances o kung ano-ano mga bagay na doon nga sa experience ko, TV. Delikado daw yung mga poltergeist kasi nananakit sila. Kaya rin daw nilang pumasok sa panaginip ng isang tao at kapag nakapasok sila sa panaginip mo, babangungutin ka raw. Natitrigger din daw sila ng malalakas na ingay kaya naman mga bagay na bumabagsak. Sa totoo lang, hindi ko inakala na may ganong nila lang pala talaga. Halos tumagal ng 10 minuto yung amo kong lalaki sa loob ng bahay. Paglabas niya, kinumpirma niya na meron nga talagang poltergeist sa bahay nila. Kaya dahil doon, nag-decide yung mga amo ko na mag-check-in na muna kami sa malapit na hotel. At kinabukasan, pinahakot na yung mga gamit namin. At kailanman, hindi na kami bumalik doon. Magkakasama pa rin kami ng pamilya Cooper ngayon. Sa tuwing nilipat kami, lagi naming inaalam kung may mga elemento pa bang namamahay sa nilipatan namin. Pero sa ngayon, malaki po ang pasasalamat ko. Ilang ulit na kasi kami nakalipat ng bahay. Pero sa awa ng Diyos, niminsan, hindi na po kami nakaranas ng kababalaghan.
Hello po. Ako po si Alet. Nangyari po ito taong 1992. Sa Los Angeles, California po. Sa Amerika. Sumama kasi ako noon sa napangasawa kong mestizo. Doon na po kami tumira. Pero makalipas lang po ang isang taon, iniwanan ako ng asawa ko. Napilitan tuloy ako maghanap ng trabaho. At sa tulong ng may kapal, may mag-asawang matanda na kumuha sa akin. Tawagin na lang po natin silang Mr. and Mrs. Johnson. Sa una pa lang, napansin ko na agad na meron silang something. Ibig ko sabihin, para po silang may sayad. Kung minsan kasi, nakikita ko silang nagsasalita mag-isa, tumatawa at parang may kinakausap sa ilalim ng kama nila. Pero kahit na ganon, binaliwala ko na lang. Tinulungan na nila ako eh. Mayaman po yung mag-asawa. Malaki yung bahay nila pero katawa-tawa na wala silang kasama. Sinubukan ko naman magtanong sa kanila pero hindi naman sila nasagot ng maayos. Ang taong ginagawa ko lang sa bahay nila, naglilinis at magluto. Tapos pauuwi na lang nila ako sa apartment na sila rin po yung may-ari. Doon nila ako pinatira. June 21, same year. Nagpunta po ako sa bahay ng mag-asawa. Makikiusap sana ako na baka kaya ako pwedeng mag-advance. Kailangan ko kasi magpadala ng pera para sa bahay namin sa Pinas noon. Kaso nang dumating ako doon, wala pong tao. Bukas naman ang gate kaya pumasok na lang ako. Nang nasa sala na ako, narinig ko pong tumunog yung laruan na nakapatong sa lamesa. Medyo kinilabutan ako sa tunog na yon, kaya pinatay ko po. Tinatawag ko po yung mga amo ko noon pero wala pong nasagot. Ilang sandali lang, napalingon ulit ako doon sa lamesa. Tumunog kasi ulit yung laruan. Lalabas na sana ako ng bahay. Ang kaso, nakaamoy ako na parang may nasusunog. Sa kakasingot ko, nahanap ko kung saan nagmumula yung amoy. Sa basement. Doon sa basement, natuklasan ko sa loob na may isa pang bakanting kwarto. Mailaw sa basement, kaya akala ko nandun yung mga amo ko. Pero pagbaba ko doon, wala naman pong nasusunog. Parang yung amoy lang talaga yung meron. Medyo may kalawakan yung basement noon. Kaya nilibot ko. Hahawakan ko nga saan yung libro na sa cabinet. Nang bigla namang may narinig akong tumakbong bata. Sinilip ko yung bata. Nandun siya sa likuran ng mga nakatambak na unan. Ang kit ng batang yun. Mistisong mistiso. Tinanong ko yung bata kung sino siya. Bigla na lang siyang umiyak. Papatahan ko nga sana siya pero nasa likuran ko na pala si Miss Johnson. Dito po ako nabigla. May hawak kasi siyang baseball bat at bigla lang po akong hinataw noon. Pero dahil matanda na siya, hindi niya po ako tinamaan. Tinula ko siya. Isasama ko na nga sana yung bata pero bigla na lang po siyang nawala. Bumalik ako ng apartment noon. Sakto nandun naman si Mr. Johnson. Akala ko wala pa siyang alam sa mga nangyari. Pero bigla niya akong sinaksak. Buti na lang, nakailag ako noon at naawat siya ng ibang nakakita. Nakapagsumbong ako sa pulis. Hinuli yung mag-asawa. At nang makulong sila, natuklasan ko sa dating kasambahay nila yung nangyari. Pilipino rin kasi yung kasambahay nila. Sinadya niyang hanapin ako nung pumutok yung tungkol sa mag-asawang matanda. Ang sabi niya, apuro na mag-asawa yung bata. Sinunog nila sa basement sa paniniwalang may dalang sumpa yung bata. At yung Pinoy na yon, siya rin po yung tumulong sa akin na makauwi ng Pilipinas. Sa kanya ko po nalaman yung lahat kung ano nga ba talaga yung mag-asawang matanda. Yung mag-asawa pala na yon, may pagkasatanista. Naniniwala sa ibang Diyos. Maliban po doon sa kilala natin. Hi sa lahat. Ako po si Trisha. Hindi ko alam kung matuturing bang nakakatakot ito. Pero gusto ko pa rin ikwento sa inyo. Way back 2011, kinuha ako ng mga magulang ko mula sa Pilipinas. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may kaya kasi kami. Dinala po nila ako sa Los Angeles. At doon, meron po ako nakilalang kapwa ko teenager sa village namin. Itago na lang po natin siyang
John Ford. Nerd po si John Ford. Iniiwasan siya ng lahat ng teenager sa amin. Pero pagdating sa akin, masyado po siyang open. Sa tuwing magkikita kami, palagi niya pong kinikwento sa akin yung mga nangyari sa kanya sa school. Madalas kasi binubuli siya at yung mga nababuli sa kanya, taga-village lang din po. Akala ko nung una, pangkaraniwang nerd lang si John Ford. Pero kalaunan, marami na po siyang sinasabi na hindi ko talaga nagugustuhan. Kagaya na lang nang, "Before I die, they must die too. I saw them dying one by one. I saw them. They will die." At kalaunan, inamin na sa akin ni John Ford na nakikita na rin yung kamatayan ng isang tao. Noong una, syempre, hindi ko siya pinaniwalaan. Pero sinabi niya sa akin na noong araw na yon, isa sa mga namubuli daw sa kanya, mamamatay. At totoo nga, hindi po siya nagkamali. Yung isa kasi sa namubuli sa kanya, talagang namatay. Nasa gasaan po. Mula po noong araw na yon, nilayuan ko na po si John Ford. Pero lagi po siya nagpupunta ng bahay kaso hindi ko na siya hinaharap. Nakakatakot na kasi talaga eh. Napaka-creepy po niya. Makalipas po ang ilang araw, nainis na siya sa akin. Isang gabi nga, nagpunta siya ulit ng tapat ang bahay namin. Sumisigaw siya at sinasabi niya, "Tomorrow, your mama will die." Si mama nga nag-alit na nun kay John Ford. Na-report na siya ng parents ko sa mga guard. Pero kinabukasan, nabigla po kami sa palit ng kumalat doon sa village namin. Si John Ford kasi, natagpo ang nakabigti sa puno ng park. Nalungkot ako para sa kanya. Pero akala ko, matatapos na ang lahat sa pagkawala niya. Kinagabihan, gumuho po yung mundo namin. Si mama po kasi, na-aksidente sa sasakyan habang pauwi galing trabaho. At gaya ng sabi ni John Ford, namatay po ang nanay ko. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung anong klaseng tao si John Ford. Nalilito ako sa kanya. Totoo bang nakikita niyang kamatayan ng mga tao? O namamatay lang ang isang tao kapag sinabi niya? Nakakatakot talaga. Sobrang trauma ko noon. Trumang-truma akong makapagkaibigan sa kahit na sino noon. Ngayon po, nandito pa rin kami sa LA. Pero wala na po sa dating village. Kapag nandun kasi ako, kinikilabutan pa rin ako. Lalo na kapag naaalala ko yung nakangiti na mukha ni John Ford. Masyado pong sensitibo ang kwentong ito. Kaya itago nyo na lang po ako sa pangalang David. Isa akong paranormal expert sa Los Angeles, California. Hindi ko nasasabihin yung eksaktong taon. Basta matagal na rin po ito nangyari. Bartender lang naman sana ang trabaho ko noon. Pero naging 7 ko na po yung pagpapalayas sa mga kaluluwa. Kasi nga, sa Pilipinas, may kaalaman din ako. May 7. Hindi ko na po sasabihin yung taon. May isang kliyente na tumawag sa akin. Tawagin na lang po natin silang Lopez family. Mayaman po sila. Kitang-kita naman sa laki ng bahay nila. Tapos ang dami pang gwardiya sa labas. Ang problema ng kliyente ko, sinasapiin daw yung kanilang nanay. Kaya ako naman, nagpunta naman doon. Pagpunta nga namin sa kwarto ng nanay niya, nagwawala na kaagad yun. Nauga na ngayong kama kasi nagpupumilit na makatakas sa pagkakagapos. Namumuti rin yung mata ng nanay niya. Lumalabas na nga rin yung maugat sa mukha. Basta kaunti na lang, makukuha na ng demonyo yung katawan ng matanda. Sinimulan ko na po yung dapat kong gawin. Halos 2 oras din ako nakipag-usap sa nakasabi sa kanya. Habang yung anak naman ng matanda, nanonood lang po sa amin. Yung boses nga ng matanda nun, iba-iba na rin. Napakalakas ng demonyong yun. Ayaw lumabas sa katawan niya. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko na yung huling orasyon na medyo delikado rin para sa akin. May chance kasi nakapag ginamit ko yun,
pwede sa akin lumipat yung nakasabi eh. Pero laking pasalamat ko sa Diyos noon dahil hindi niya ako pinabayaan. Matagumpay kong napalayas yung demonyo habang ako naman maayos pa rin yung kalagayan. Nang makita ng kliyente ko na maayos na ang nanay nila, nagulat ako kasi may narinig na lang akong putok ng barel. Binaril po ng pangalan nila yung nanay nila. At ginawa naman niya yun para mapaghatian na yung mana na mula sa nanay niya. Natulala lang ako sa pangyayari. Unang beses na may pinatay sa mismo harap ko, hindi ko rin talaga inaasahan na mangyayari yun. Lalo pat nanay niya yun. Yung nakausap kong kliyente, yung isa sa mga kapatid nung pumatay, hindi nagustuhan yung nangyari. Nagkagulo nga sa loob ng kwarto habang ako naman tulala pa rin noon. Pagkatapos ng gulo, pinalabas po nila ako. Binigyan nila ako ng malaking pera tapos binagbantaan na huwag ikakalat sa kahit na sino yung nangyari. Noong mga panahon na yun, wala naman akong magawa. May impluwensya silang tao. Malaking pagkakamali kong lalapit ako sa mga pulis kasi alam ko na meron silang kapit. Sayaman ba naman nilang yun? Posible talagang wala. Ilang buwan akong parang balisa nun. Nagpa-therapy na nga ako nun para umayos na yung kalagayan ko. Lumipas pa nga yung mga buwan. Umuwi na lang po ako ng Pilipinas. Wala pa rin akong pinagsabihan. Maraming taon pa ang binilang bago ko tuluyang ikinuwento sa iba yung tungkol doon. At kahit na matagal na nangyari yun, hindi pa rin mawala sa isip ko yun. Kahit kasi sa panaginip ko, pumapasok pa rin yung eksenang yun. Akala ko, mahihirapan ako sa demonyong kalaban ko. Ang mas mahirap palang kalaban, yung totoong demonyo na buhay pa't kasama natin.